pagkalabas po namin ng kabahan ng tulay. At nandito po kami ngayon sa kalagitnaan. Ngunit ang isa po namin pinaka-importanteng mensahe na dadalawin uli ni Junel ang kanyang minimithi doon sa kuluan. Sa kuluan na nakakulong. Mayroon po siya doong magandang binibini na dadalawin. Ngunit ay tinatawagan namin ngayon para humanda na siya. Dahil may kasama si Junel na si Har Russell na handa rin. Handang tumistigo. Handang tumistigo. Para po sa ating mga kababayan na OFW ngayon kasalukuyan, ngayon nandito kami pinabagpag. Si Mike. Parang si Mike Henriquez. Yung yung kwesto may aksa, diba? Aksa ba yun? Oo, yun ang. Yung may bading na yun. Yun ang maganda doon mag-picture. Diba yung kita mo yung aksa doon? Diba, pumunta ka doon, dala mo yung bote, diba? Yung bumabago. Mm. Ganda na yung lugar na yun. Gusto ko makachampa doon, makakita. Maraming magagandang Pilipina doon. Sa bahay ko. Oo, marami nag, ano doon. Na ko makachamba, magkatingin na ano. Si Iron nagsasabi, sir, maraming maganda dito, sir, sabi ko. Kaso nga lang hindi daw siya makadiskarte dahil kilala minsan daw pumunta dyan yung girlfriend niya. Yung iba natatakot, ayaw nila ng gulo . Dahil kay BBM, nabawasan yung subscriber ko. Dilawa yung nagsubscribe sa akin. Pero ako, hindi ako nag, kahit nagkakaaway kami ng ano, may second niya, diba second Garcia? Pinapanatan ko nga . Second Garcia, sino yun? Yung vlogger. Yung iskon yan. Yung, ang dala niya kasi, si Francisco Leo Marcos. Marcos. At saka si tawag nito si Isko. Ay ngayon, si Marcos ang nanalo. Siyempre, kay Marcos, hindi sila magkakapera dahil unity magdala, di ba? Oo. Mula sa puso yung ano. Eh sila, ano, sila Isko, mga funded yan. May mga nag-ano ko sa kanila, no? Oo. So, ngayon, yung hapo lang natin kay BBM is pabigyan ng prioridad ng mga OFW saan man nasulok ng mundo. Oo. Kasi dinadala natin yung unity, di ba? Maganda nga sana dyan kung ano yung mga OFW na umuwi. Mabigyan din nila na magandang trabaho sa Pinas ba? Ito na yung mga nagkakaedad na. Eh, madali lang yun. Yung ano, yung... Kahit magpulis-pulis lang yung sa kalsada, oh. Basta na sa minimum. Ano yung, oh? Sir, yung aeroplano natin. Nakaabang na. So walang pasahero ba, no? Bumuputa. Swerte ng mga tagalisan. O, popo-opo lang sila, oh. Sa umagang ganda, may bagong sila, may bagong ng bulan. Ang haba ng ano na yan, type mo. Oo. Hanggang ano yan, hanggang doon sa aksa. Hanggang aksa na yan. Pag makita naman nila yung view ng Macau, yung highway. Kahit highway lang. Ang nasa Macau na rin sila habang nagbabiyahe. Oo.
ito po yung bagong route, ruta na kalsada na dinadaanan namin papunta ng Haxa. Ito po yung shortcut para walang masyadong traffic. Dito po kami dumadaan. Ito po yung depot ng ano na LRT ng Macau, ito po. At dito naman sa bandang kanan makikita mo yung Wind Palace at saka yung Grand Palace Lisboa. Ito po yung bagong pinakahuling hotel, casino na itinayog dito sa Macau. Itong ano, Wind Palace ba? Itong ano, Lisboa. Lisboa. Ito po yung pinaka-late. Dito naman po sa ano, sa pagkalampas mo dito ng Lisboa, mayroon din silang bagong binuksan na tunnel papunta naman ng Haxa Beach, papunta ng Coloan Village. Ito po yung nagkakamangha sa bansa ng Macau, kahit taliwa sa crisis ng pandemya, hindi po nahihinto ang kanilang infrastructure na mga project. Wala pong nakasagabal kahit po ito po yung kahit po nagkaroon tayo ng ginawang bahay na lang ano? Nation, yung worldwide pandemic, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga proyekto nila. Wala pong nakabalaong, walang nakaharang dahil ang kanilang pagsunod ay nagiging masunurin ang mga trabahante mula sa China at saka Macau. Palagi sila sumusunod sa mga protocol ng health. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pag-construct nila. Ito yung bagong tunnel po yan. Ito po yung bagong tunnel papunta ng Haxa. Binuksan lang po ito ng mga 4 months ago or 2 months ago. Ito po yung tunnel nila. Ito po yung tunnel papunta doon ng Haxa Beach at saka yung pabalik naman. Dalawa po itong ano, tunnel. Laki pala ito ano? Sa mga motorista dahil makakarating sila dito sa Kawo, sa Haxa ng Kawo, malapit lang at saka hindi sila matatrapping dahil hindi sila sumasabay ng mga bus o other yung mga private. Yung iba dito na po nagdumadaan. Malaking papasalamat namin po dito sa Macau sa gobyerno nila kahit papaano nakapulot tayo ng magandang makakapulot tayo na para natin maihihumping o maihihumping at magaya natin din kung tayo ay umuwi sa ating bansa. Kahit bundok nila, tingnan mo, dami yung elevator yun, yung ano ng escalator yun. Makikita mo yung mas mo tayo sa bulukin. Mabilis sila magano. Samantala pa kami po ay nagdi-deliver ng tubig habang wala pang normal na kabuhayan dito sa Macau.
nasa mga 1.5 kilometers. Ang haba, pero kung dadiretsuhin mo, nasa mga siguro nasa mga 800 meter lang. Pero dahil liko-liko, umaabot ng 1.5 kilometer. Ito na po yung Grand Coloan. Ito na po yung pinakamasarap na magluto na Miramar. Hindi kami pwede dito po mag-drive ng mabilis kasi mayroon na speed limit. Speed limit siya. 40 to 60 lang po. Kaya mabagal kami magpatagpo. So ganun sila dito ka very protective sa mga motorista. Kasi ayaw nilang maraming mga madidisgrasya kung ikaw ay hindi sumunod sa ano, eh dito tatad ka ng overspeeding, isususpindi yung lisensya mo, violation at beating the red light, ganun din suspindi doon, no? May kaso pa, makasuhan ka pa ng criminal civil case. Ministry, ano, administrative case pa natin. Medyo na-traffic kami dito dahil meron po ginagawang kalsada dito dahil nag-landslide. Delete natin ito, ano?